Hello mga idol, sa mga nagtatanong nga pala ng kung anong printer ang bagay sa inyo, panoorin mo to, makakatulong sa ito. Sana nga makatulong sa'yo. Kung may matutunan ka, okay. Kung wala, malas mo. SNL Digital Moment. Kyocera Ecosys. Isa sa mga printer na ginagamit namin dito sa SNL ay yung Kyocera Ecosys. Napakaganda ng printout, napakabilis mag-print. Talagang crispy pag nakita niyo yung ano. Wala kang maipupula sa quality ng Kyocera. Dahil laser siya, napakaganda talaga at saka hindi siya nagpe-fade. Ano naman ang problema sa kanya? Ang problema sa kanya is napakamahal ng toner niya. Dahil gumagamit siya ng toner, ang original toner niya is nagkakahalaga ng 4,000. Pagka mga packing toners, magkahalaga yan ng mga nasa 2,500. Pagka naman ni-refill mo, siguro pina-refill mo yung mga siguro mga 500. Yun naman ang problema sa Kyocera Ecosys. Pero pag sa quality, the best. Ayun nga yung ano niya. Problema, napakamahal ng toner, napakahalaga. Mahal na nga yung printer, mahal pa yung toner. Pero depende sa paggagamitan nyo, pwedeng-pwede, napakaganda po niya. Okay, ito isa naman, Epson Workforce 5790. Napakaganda rin ito kasi pwede sa picture, pwede sa papel. Mabilis siya pan-xerox, mabilis din siya mag-print ng picture. Sa picture sa 8x10, halos wala pang isang minuto, siguro mga 30 seconds lang labas na yung 8R. Pagdating naman sa Xerox mo siya gagamitin pang photocopy, napakatulin niya, may back-to-back printing din siya, napakalinis mag-print din ito. Pigment ink ang gamit natin dito. Original ink niya talaga, pigment na talaga. Pagka yung original ink ang ginamit mo, masakit sa bulsa rin kasi 2.8 ang kada isa, 2.5 to 2.8 ang kada cartridge niya. Ang laman lang mga 40 ml, pero parang hindi 40 ml, pero sabi nila 40 ml, pero napakakonti talaga ng laman. Tapos magastos masyado to. So mahal yung ink niya, yun yung cons niya. Pero kapag pina-convert mo siya, ginagawa siyang chipless. Yan yung mga ginagawa ng mga techie ngayon. Ginagawa ng chipless para makatipid. Kaya lang, mas mahal pa minsan yung conversion kumpara mo dun sa halaga ng printer. Yung halaga ng printer niya, naggang 15. Okay, last printer, yung RX DNP. Thermal printer naman to. Yung quality ng picture niya, talagang parang laboratory picture siya. Parang scratch-proof, napakabilis mag-print. Sa mga nagpo-photobooth, panalo-panalo rito. Ang ano naman nito, 6 pesos hanggang 7 pesos yung consumable niya. Halos wala rin siyang maintenance. Tapos itong sa akin, sa experience ko, mga 5 years na walang pagbabago yung quality. Yan, napakaganda naman, napakatuloy niya mag-print. Ang halaga nitong printer, mga 50 hanggang 60. Depende kung matsatsamba mo pag sale. Ang pangit naman sa printer na to, pagka nakasala mo yung 4R, 4R lang talaga maipiprint mo sa kanya. Hindi siya katulad ng Workforce 5790 na pwede mong salangan ng mga A4, ng bond paper. Ito, picture lang talaga siya. 4R lang talaga pwede mong isala sa kanya. Kung salang ka naman ng 5R, pang 5R lang talaga. So, isang kalahase lang ng size ng picture ang pwede mong gamitin. Yun naman ang pangit sa kanya. Pero sa ibang aspect, napakaganda naman talaga. Pang picture lang talaga ito. Inutil ito pagkadating sa papel. Sa mga Xerox, walang pakinabang ito sa ganun. So, yun lang. Okay, mga idol, yun lang muna. Yung tatlo lang muna talakayin natin, no? Kasi masyado nang mahaba. Yung isa, laser printer, yung Kyocera. Yung sumunod naman, inkjet, itong Epson Workforce C5790. Yung ikatlo naman, thermal printer, yung DNP RX1. Yan yung mga karaniwang printer na ginagamit namin dito sa SNL Digital Moment.
ingat sa katulad ng mga nabanggit ko. So, kayo ang bahalang magano kung ano yung mas prepare na kailangan nyo. Kasi kung plier ang gagamitin nyo, kailangan nyo yung mga C2S na papel, yung laser lang talaga ang babagay sa inyo. Kung gamit nyo naman sa shop, gagamitin nyo pang Xerox, gagamitin nyo sa picture, parang pang all around, dito kayo sa Epson Workforce 7790. Pero kung ikaw naman ay nagpo-photobooth, photographer ka, the best sa'yo, yung RX, yung DNP, RX1. Bali, yun lang po. Kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo, huwag nyo mong kalimutan mag-subscribe. Tapos, pakishare na rin para mas maraming makinabang. Yun lang po, salamat. Okay, ito, last na printer pa. Tarpaulin printer kung tawagin natin, pero large format printer talaga itong banta. Kaya nakasanayan natin tawagin siyang tarpaulin printer kasi karaniwang ginagamit siya sa tarpaulin. Pero pwede rin itong gamitin sa sticker vinyl, pwede rin siya. Printable vinyl na pandamit, pwede rin naman siya. Itong klase ng printer na to, DX7 yung head, Samsung yung brand nung tarpaulin, 6-speed siya. Karaniwan na ang gamit naman nito Eco Solvent. So nasa sa inyo kung anong brand ang gamitin nyo, Hansol o ano. Mostly sa akin ang gamit ko China, kung anong available pwede naman ng ano yan. Hindi naman maarte yung ganyan na ano. Ang maarte lang karaniwan yung gumagamit. Pero importante, pag Eco Solvent ang gamitin nyo. Huwag na huwag kayong gagamit ng solvent pag sa Eco Solvent kasi lamang sa lamang yan, magkaklag talaga yung head ng printer nyo. Yung maintenance nya, kapag ka naman medyo nagamay mo na, hindi mo na po problemahin, napakadali lang naman ang maintenance na ito. Yung para rin siyang printer na maliit, kung paano ka nagme-maintenance na maliit na printer, ganun mo rin siya i-maintenance. Pag nagkaklag siya, lalagyan mo ng cleaning solution yung ano, then suction mo lang ng ano na rin kagad siya, nawawala na rin kagad yung karaniwan yung head, sabi nila tumatagal lang daw ng 1 year. Sa experience ko, yung head ng gantong DX7 tumatagal sa akin ng 2 years hanggang 3 years. So depende rin sa pag-iingat talaga nung gumagamit yan. Kapag ka po lagi nyong pinapamaintenance sa technician yan, mas lamang po na saglit nga lang ang buhay niya. Pero pagka marunong kayo mag-maintenance, kaya nyong i-ano, maiingatan nyo nung gusto yung head niyan. So, ganun din ang halaga naman ng tarpaulin printer na ganito. Kapag yung mga branded, umaabot ng 1 million. Pagka hindi branded, kaya makuha siya ng 300,000, meron pa ng mga 280. Ang head, inaabot ng mga nasa 100 hanggang 80,000. So, ganun lang lagi yung range niyan. So, depende ata. Pagka nagsisale ata yun, umaabot ng 60 yung head niyan. Pero ang hirap tiyempuan nun. Karaniwan, mga 70 hanggang 100 dyan naglalaro yung DX7. Yung iba pinapa-convert nila sa DX11 para mas mura yung head, pero sa naano kong mga kwento is mas iba pa rin talaga quality ng DX7, kaya nanatili ako sa DX7. So yun lang po, sana nakatulong sa inyo. Mainis, alam ko naman di mo ko matitiis. Ikaw lamang ang
lagi tayong nagkakatampuhan. Pangako di na mauulit mga kalokohan. Kumapit sa kamay ko't huwag na huwag mong bibitawan. Kahit nasa ere ay hindi kita iiwan. Kalimutan mo na nagawa kong kasalanan. Tandaan mo kung ba't tayo nagmamahalan. Maging kalmado lang sa mga pinagdadaanan. Sumabay.